Noong Game 7, nahagip ng kamera na nanonood si Colin Sexton ng ating PBA Finals. At ilang araw lang pala bago yan ay kasama niya rin palang nag-workout si Kai Soto. Tara't pag-usapan yan, pero bago yon, please like and subscribe mga pare ko at click na rin ang notification bell button. Si Colin Sexton ay ang 8th overall pick ng Cleveland Cavaliers noong 2018 NBA Draft. At sa Cavaliers, kakampi niya siyempre ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Nandito nga siya sa Pilipinas para sa Junior NBA National Training Camp sa paparating na weekend. At sabi niya rin sa interview ay baka mga isang linggo siyang nandito sa ating bansa. Sa naunang video natin about kay Kai ay nabanggit ko na ang skills trainer ni Soto sa Atlanta ay ang skills trainer rin ni Colin Sexton bago pa man siya makatungtong sa NBA. Yun nga ay si Nick Stapleton ang kanyang personal trainer at dahil nga dyan ay nagkaroon ng pagkakataong mag-training si Kai Soto kasama itong NBA player na si Colin Sexton. At nang interviewin si Sexton dito sa Pilipinas ay sinabi niyang magiging isang magaling na player raw si Kai Soto balang araw. Lalakas pa raw siya at makikita raw natin tong lahat. Yun nga mga pare ko, opinion na yan ng isang NBA player ha, about kay Kai Soto. At bukod sa pagiging mahusay na player raw ni Kai sa future ay tingin niya rin ay makakapasok ito sa NBA. Wow, 7-footer daw kasi, magaling at mayroon pang tira. At sang-ayon ako ron mga pare ko, sa ngayon kasi sa NBA ay hindi lang tangkad ang mahalaga kapag 4-5 ka. Malaking bagay rin kung kaya mong tumira sa 3, sa perimeter at kayang makipagsabayan sa takbuhan, 'di ba? At 'yun nga ang tila kinalalabasan ng laro ni Kai Soto. Hindi na nakakagulat mga pare ko dahil binanggit niya na dati na idol niya si Kristaps Porzingis ng Dallas Mavericks. Kaya sana talaga mga pare ko ay magdilang anghel itong si Colin Sexton na madraft siya sa NBA. Ang target niyang taon ni Kai Soto na madraft ay 2021 o dili naman kaya ay 2022. So mga 19 years old, 20 years old na siya noon at ganyang edad talaga nagpapadraft ang karamihan sa mga NBA players. Kaya abangan natin kung matutupad ba ang pangarap ni Kai Soto na maging isang ganap na NBA player. Mayroon pa nga siyang 2 to 3 years para magpalakas. Yes, mahirap talaga ang mga parke pero sinusubukan naman ng bata, di ba? Kaya suporta lang tayo. Ang uling 7-footer na from Asia na nadraft sa NBA ay si Jochi mula nga sa bansang China. 7'1 itong si Jochi, so posibleng mas matangkad na sa kanya si Kai Soto na 7'2" na ang height sa ngayon. Bukod sa hawig, ang hubog ng kanilang katawan ay parehas nga rin sila ng laruan dahil may tira rin sa labas itong si Jochi. Siya nga ang numero unong nagpahirap sa ating Team Pilipinas noong nakaraang Asian Games. Mapa-opensa man o depensa ay napakatindi talaga. Sa ngayon, mas malakas si Jochi kay Soto. Of course, you can't compare a 23-year-old ex-NBA player sa isang 17-year-old kid. Marami pa talagang kakaining bigas si Kai Soto. Ang sinasabi ko lang ay sa ngayon ay may pagkakahawig sila ng laruan. Huwag niyong maliitin si Jochi na dyan mo lang kinukumpara si Kai, pare ko. Well, okay tong player na to mga pare ko. At kahit sinong tanongin mo sa Gilas Pilipinas, gugustuhin magkaroon ng isang Jochi type na player sa ating national team. But I really hope na maging mas magaling pa siyang player kaysa kay Jochi. Sa tangkad, posibleng mas matangkad na nga si Kai kay Joe o magkasing tangkad sila. Pero sa wingspan, ay mas mahaba pa rin ang sobra ang wingspan ni Jochi. 7'7 wingspan ni Joe eh, habang kay Kai 7 flat lang yung huling sukat ng ABS-CBN Sports. Pero yun lang yan mga pare kay posibleng sa future ay mas lamang naman sa ibang kategorya si Kai Soto kaysa kay Jochi. Na-expect ko na next year kapag 18 years old na siya, baka maglaro na ito sa ating senior team sa FIBA Asia. At kailangan talaga yun mga pare ko dahil mas maaga siyang masanay na kalaban ng mga matatandang players, ay mas maganda para sa kanya, di ba? Mas maganda rin para sa Gilas syempre dahil alam nyo naman, bihira lang dumating ang ganitong tipo ng player sa ating Gilas dahil aminin na natin na hindi talaga kalakihan ang lahi natin. So mas maaga siyang magagamit ng ating senior team, mas ayos. Magandang experience para sa kanya, malaking tulong sa ating national team. Si Jochi, bata pa lang yung sinalang na ng China sa kanilang senior team. Matatandaan noong 2015 FIBA Asia, 19 years old lang siya nung nakaharap ng ating Gilas Pilipinas sa finals. Pero yun nga, mga pare ko, para sa akin, Kai Soto is really special. Respeto kay Jochi, pero tingin ko, malaki ang posibilidad na mahigitan niya pa ang kayang gawin ni Joe balang araw. Yun, tuloy lang kay, sana matupad mo
ang mga pangarap mo. Kayo mga pare ko, ano sa palagay nyo? Komento lamang yan sa ibaba at babasahin natin lahat yan. This is all the gameplay. Thanks for watching. Like and subscribe mga pare ko. Bye bye.